pauwi na ang mga empleyadong ito ng isang merchandising corporation sa Quezon City. Habang naghihintay ng binook na taxi, hindi nila alam na pinasok na pala ng tatlong nakahelmet na lalaki ang kanilang gusali. Dumiretso ang mga salarin sa holding area kung nasaan ang mga empleyado at agad kinuha ang cellphone ng isang babae habang napatakbo ang dalawa pang trabahador. Ang isang babaeng empleyado rin sinubukan magtago pero nasundan siya ng mga sospek kasama ang isa pang biktima na kanilang tinutulak-tulak. Natuntun din ng mga sospek ang vault ng may-ari ng gusali. Pinilit kunin yung isang staff namin para puntahan yung vault. Possibly opened ang vault? Paano? Hindi po, tinutukan ng baril, pina-open. Sa loob lang ng 5 minuto, nanakaw na ng mga sospek ang isang rose gold watch na may halagang 2 milyong piso, pera nga abot sa 50,000 pesos, ilang cellphone at laptop. Tinangay rin nila sa pagtakas ang motor ng isa sa mga empleyado. Kinabukasan, nahuli sa follow-up operation ng sospek na si Arnel Tordesillas. Nahuli rin ang nagsimbiraw na lookout na si Joel Cabanos. 7 taon siyang bodeguero sa kumpanya pero nasisante 3 linggo bago ang krimen. Alam niya yung mga kung saan nakalagay yung mga bolt. Kung dahil nga pinagkakatiwalaan siya ng opisina noon. Hindi na itinanggi ng mga sospek ang krimen. Pero ayon kay Cabanos, pinilit lang siya ng iba pang mga sospek na pasukin ang warehouse doon pa man. Hindi po ako pumapayag kasi po nandun po ako nagtatrabaho. Natukoy rin ang mga sospek dahil nakilala si Cabanos ng isa sa mga dati niyang katrabaho. Nakita ko po siya sa tapat ng office namin na nakamotor, na may kausap kong nakamotor din po na 3 lalaki pa po. Yung kausap niya, na tinuturo po yung opisina namin. Napasorry na lang si Cabanos sa mga dating amo, pero tuloy raw ang paghabla sa kanila. Patuloy pang tinutugis ang 2 pang sospek. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.